also used to see din naman talaga na Venus na gumagamit ng mga support na mage na talagang offensive. And I like the Eudora here, if they could be able to close it at least into the mid game. Kasi squishy pa rin naman ng isang Ling. If they could catch JP here, that's gonna, they still need to deal with the Roger, of course. Pero at least it's gonna be a easy minus one. That's just something that Onyx would want to do. Mm. Pero they don't want this na madrag hanggang late game. Kasi late game wise, I think Aura PH has an advantage. Pero syempre, ang kailangan dito ng Onyx PH is the tempo dapat nasa kanila. Mm. And clearly, ladies and gentlemen, kung nanonood kayo ngayon, I think familiar na talaga kayo dito sa matchup na to. We've been through this time and again. Dalawang season na sila ng Grand Finals and now it's time to know kung ano nga ba mangyayari sa kanila pag ilagay natin sila sa single elimination rounds. Ito na, mga kaibigan, the second day ng playoffs natin na mukhang Grand Finals na agad, laban na agad, Aura PH versus Onyx PH. Sino nga kaya ang pupunta ng semifinals? Pero tignan natin dito kung ano yung gagawing adjustment ng Aura PH. Hindi pa bumibili dito. Hindi pa bumibili ng gamit dito agad si Greedy. He's trying to see kung ano nga ba yung pinakamagiging magandang adjustment para sa kanya. At nakikita mo na may Onyx PH dito. This is expected. This is really expected. Ganito talaga ang gagawin dito ng isang Jawhead. Kailangan niya lang guluhin. Though, hindi masyado nagulo dahil hindi nag-reset dito yung purple buff. Jay, using the Cyclone Eye, makakatax nga kaya? Yes, it is. And it look like hindi sila naging successful invading yung buff dito ni JP. Paano mo nga ba mabibigyan ng sakit ng ulo din yung Jawhead? Kumbaga kasi nung una yung Jawhead na nakikita natin, parang ano talaga eh, ang sakit sa ulo, ibabato yung buff, ano nga ba yung magagawa mo doon? Usually, nakita natin yung pinaka-adjustment na ginagawa ng mga teams. Nagdidikit-dikit sila doon sa may buff. So, anong nangyayari? Kung tatlo sila doon, si buff, si Hero 1 at si Hero 2, may 33.33 chance, percent chance na mabato niya yung buff. So it's better than 100%. I-adjust mo yung sarili mo accordingly para hindi ka magulo. Totoo yan, totoo yan. That's 1 out of 3 chances. Ang galing mo mag-mat, Kuya Butters. Matik yan. Matik yan. Pero look at here. Mukhang ito ha. Ito ang pina-catch talaga dito. How, oh my Venus, look at that damage. Halos mawala or mabura na agad doon yung Ling. But I guess, medyo ano ha, medyo tahimik pa naman yung nangyayari dito. Ito, Jay with the ejector, doon kay Kel VJ, Dilar going in, pero like and pounce, hindi enough yon para makatakas ka. Si Greed dito, wala namang ilang skill, patay doon. First blood, and of course, from October 27 to November 13, mga kaibigan, log into the game and participate in the Trickster Village event. And get a Halloween candies for sure spin. Each spin will cost 4 Halloween candies and you can get up to 7 each day from completing tasks. Terisla, Special Skin, Hammer Giant ang inyong guaranteed para sa inyo within the 10 spins. You don't want to miss this one out. Bayad na bayad si Rob Luna, ladies and gentlemen. Muntik makalimutan pero hindi pa rin nangyayari. Alam mo yon, makakalimot, pero hindi iiwan. Hindi iiwan. Okay. Yan ang inyong laging tatandaan. Yan ang tatak ng tunay na Sen Esports. Well, going back to the game, Rob. Clearly, you can see na ang mga heroes, ang mga players natin dito, alam yung timing kung paano nila, gagawin yung mga bagay-bagay. Kung papansinin mo, hindi pa nag-respond dito yung blue buff, yung purple buff. Nandun na agad si Jay. At nandito na agad yung Aura PH para parusahan siya. And this is the play na magagawa ng Aura PH para kahit papano ay magawa nilang pakusahan yung pag-i-invade na ginagawa ng Jawhead. Oo, dahil expected nga nila na nandun si Jay pero hindi nila expected na nandun din si Dilar. That's gonna be a 2-man down para sa Aura PH. Still, they have the chance na makuha dito ang first turtle ng laro. Okay, mas naging aktibo doon. Sinabi ko nga na sinubukan nila pakusahan si Jawhead. Yeah. Pero mas aktibo yung ginawa doon ng Onyx PH. Ang ginawa nila, rumekta agad sila doon sa may turtle kasi alam nila, nasa kanila dito yung certain early game setup na maganda kasi yung Roger naman, nasa baba lang, walang red buff, walang orange buff, so hindi din siya makakalaban ng ganun kaganda. Exactly. Totoo. Pero dito, ang mas totoo, si Iyakno na pumasok sa loob. Greed dito, nagdadalawang isip, ano nga ba ang gagawin dahil binablock na siya dito, Iyakno?
still going in pero lumabas na, lumipat ng kabilang laro. Greed still buhay pa din on this farsa. Tingin naman tayo sa kabila. Ano nga ba dapat gawin dito ng Aura PH para kahit papano ay malesen yung ginagawang pressure dito ng Onyx? Kasi sa totoo lang, kung makikita mo si Jay, parang lahat ata ng lane na pwede niya inikutan niya na. Kumbaga yan yung tropa mo na naka-add sa lahat. Oo. Naka-like at naka-add sa lahat. Yung ano, top global mutual friend. Oo. Shoutout kay Manjin Paldas. Doon siya magaling. Nahanap niya yung mga pressure point sa certain times na kailangan siya doon. And alam niya, kapag mas madaming tao dito sa taas, ang gagawin niya, pumunta siya sa baba para walang reaction na mangyayari. Actually, no hold dito. I think Onyx PH is the one driving the tempo nga dito, and which is yun talaga din yung kanilang kailangan. Pero ang mas kailangan ngayon ng Aura, tignan si Oh My Venus na mag-isa sa may bandang gitna. At yun na nga siya dito, yung namatay. Jay going in, looking for a good ejector, pero nilalaro ko. Nako, bakit ka pumasok sa damo? Pero nandito na ang buong kupunaan ng Onyx PH, tulong Aura. Now, buhay pa din ang lead ni JT. Habang nangyayari yun lahat, si KLBJ ay merong sariling mundo sa baba. And yun lang talaga yung na-expect ng team niya sa kanya dito. KLBJ, huwag ka muna sumama. Oo. Alam namin gigil na gigil ka na, pero kailangan mo mag-iis. Oo. Kailangan mo maghulos-dili. Exactly. Hindi, gigil ka na, pero kailangan mong magpigil. Oo, kailangan mong magpigil kasi hindi lahat ng oras dapat ilaban ang mga laban. Ay, oo. Hindi kailangan lahat labanan ng mga laban. Pero may laban na nagaganap doon sa purple buff. Pero Raging Tornado, paalis doon si Dilar at nag-heal ng paunti. Jay naman dito, hanap ejector, hanap doon yung gulog. Mukhang mamamatay. Dragon nilabas. Headshot! Habol dito. Roughly siya, buhay pa rin. May labang papatay dyan galing sa Onyx. And it's gonna be ang sunod na papatayin. That's gonna be Kilo Wash. And now, Aura PH is slowly crumbling down dito sa Onyx Magic. Habang nangyayari yung fight na yon, gusto ko sanang i-bring up na hindi tinantan ni Wise yung turret dun sa may gitna. Kasi alam niya na kapag nakuha nila yung turret na yon, mas may ipit yung side ng Aura PH. Yes. Hindi necessarily kailangan ni Wise mag-deal agad ng damage. Kailangan niya lang i-block off yung escape path dito or yung pag-escapo ng side ng Aura PH. Totoo yun. Kumbaga, binuksan niya dito ang jungle or rather ang mapa papasok sa kingdom or sa pinaka kingdom ng Aura PH. Kumbaga, ano eh, di ba? Pag natanggal mo yung outer turret kasi, pwede ka nang dumiretso. Ang bilis na ng access mo sa mga buffs dito. Yung front gate. The front gate. Tatandaan nyo yung guwak niya doon sa may gate A. Oo. Hindi kasing bait yung guwak niya doon sa gate B. Sa gate B, pwedeng napapakiusapan. Napapakiusapan kahit wala kang ID. Bigyan mo lang ng kape. Pero ito na, mga pre, pasok dito ang Onyx PH. Iyak mo, sobrang kunat. Pero nakaalis pa rin naman. Wala silang sagot dito for the Aura PH. Now, Onyx. Pinapatunayan lang nila that kaya pa rin nila kahit unang round pa lang pabagsakin ang Aura. Okay, so nakita natin to kagabi yung ginagawa ni Iyaknu. This is the Alice effect. Kailan natin nakita to yung ginamit ni Benny QT nung game number 4. Oo. Nung, well, game number 4 nga ng Blacklist. Execration Signal. Signal Ultra. Na dumating sa panahon, parang ang tagal na kasi. Parang ang tagal kasi ng broadcast eh. Parang nung isang linggo yung pakiramdam. Parang nung isang linggo yung tagal eh. Pero yun nga, na alam dito ni Iyaknu ngayon na wala talagang kaya mag-deal ng damage sa kanya. Walang kayang magtanggal ng regeneration niya dito galing dun sa Blood Oath. So ang ginagawa niya ngayon, inaabuso niya yung timing kasi sa totoo lang, maganda yung early game nila at naka-mystery shop pa siya. So, ibig sabihin, mas maaga yung spikes na nangyayari. Mas maaga nga yung spikes. Pero dito, the Templates of Blade, ginamit ni JP para tumakas. Yun ang hindi mo gusto kung isa ka sa Aura dahil papapatayin na rin dito nila si Rafflesia. Kilo Ash dito, out na muna. One member, that's gonna be Rafflesia na nawala para dito sa Aura. Sabi nila, basag na lang doon sa baba at sa gitna. Mm-hmm. At habang nangyayari ito lahat, KLBJ andito sa baba, Iyaknu, medyo pumipwesto eh. Gusto niya talagang i-challenge or i-contest yung pag-defend dito ni KLBJ. Pero buti na lang, hindi ka tinuloy kasi kung tinuloy niya yun, siya yung mabibigyan dito ng Aura. Totoo. Tsaka tuloy-tuloy din yung opensa dito na ginagawa ng Onyx PH. Jay, uy! Looking for a good ejector doon, mga kaibigan. Look at that. Unstoppable. Hindi na hinto. May sunsok doon kay JP. Sinapak ni Pacquiao. Nako po, Jay. Pero alam mo na, siguro ang iyong kahahatnan, dyan ka na maglumipat ng base. Pero sabi ni Kay, oy, buhay pa! Ayaw pa
mo siya. Alam mo yung ano, yung parang pumapalag pa, yung lulutuin mo na, buhay pa pala. Para siyang ano, di ba? Para siyang nag-mamba out. Oo. Nakita ba yung ginagawa niya? Unti-unti siya naglakad dun sa base. Tinanggap niya ni. Oo. Alam niya nang wala na siyang pupuntaan. Walang minion, walang sasalo ng damage. Bababa yung buhay niya. Ito din. Anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Oo. Tapos, nung na-shake and bake niya, binigyan... Ang ginawa parang na lang niya. Parang nakinabahan pa nga dun si ano eh. Dinilay niya na lang. Dinilay niya na lang sabi niya, oh gusto mo ako i-takedown, takedown mo ako. Oh. Pero gagamit ka ng skill. Totoo. May iba-burn ako sa yung skill. Pero anyway mga kaibigan, this is a 7,000 lead para sa Onyx PH. Still, Aura still needs to find a way. Wala pa sila ditong nababasag na tore. Though, they are the one or rather the draft na capable naman para sa late game. Meron sila dito na Ling na pwedeng mag-knock or rather mag-steal dito ng Lord. Kel VJ still gonna be an insurance as well, pero kailangan pa rin ng dalawang carry na to ng farm. Sa totoo nga lang, sobrang ingat dito ni Wise na ang ganda ng playstyle na pinapakita niya, pero mamaya natin pag-usapan yan, Rob. Dahil nandito na ang pasok ng Aura, pinatay doon, though patay din naman si Greed, 1-1 exchange, rather dalawa pala ang nawala doon sa Aura J, nandito na naman yung matilok na robot, habol sila, nako Kel VJ, wala yatang pala beast. Dito yung aso, high beast, talon, doon sa pader mga sir, pero may palubog pa naman si JP, pero sabi ni Iyakno, wala akong pake. Very nice play coming out for Wise dito. Bakit ko nasabi yung kanina, Rob? It's because ang kalaban niya dito, Yuzhong tsaka Ling. Ano ba yung ginagawa nitong dalawang hero na ito? Sobrang dali nilang pumasok dun sa may backlines at sobrang dali abutin ni Wise para sa kanila. Iisa lang yung dash ni Wise dito. It's going to be traceless. And that's it. Nag-cooldown man yon, nag-CD, nag-off cooldown man yon pagka nakagawa mo yung certain requirements para mag-off cooldown siya. Pero hindi yun ganun kadali. Kasi remember, ang daming panghabol dito ng Yuzhong at ng Ling sa isang Yi Sun Shin. So makikita mo yung ingat na ginagawa dito ni Wise. Hindi siya nagpapakita agad sa laban. Uh-oh. Therefore, napapreks yung Aura PH na gamitin yung skills sila sa ibang tao muna bago siya pumasok. Exactly. And one thing to add on it is that ang madalas nilang tinuyo punteria was Oh My Venus. Yes, the Eudora dito is, sabihin na natin, very squishy. Pero kasi pag naiba to na lahat ng Eudora yung skills niya, I think is already good. Diba? Parang yun naman yun eh. Parang it's a glass cannon type of pick dito ng Onyx PH. Once na iba to ni Oh My Venus, kailangan niya na lang mag-back. And if Aura PH shows na siya yung patayin, there is still Wise na pwedeng bumak up or magbigay ng damage. Even Dilar as well dito. Both of them doesn't have a single death on their banner. Pero ito na, pasok na si Iyakno. Naghahanap ng sasapak sa kanya. Pero walang makapalag dito sa Aura PH. Yung Dragon, wala silang pake. Pero yung Lord, buhay pa rin. Hinuhold na nila. Mukhang Onyx PH gusto nang tapusin ang laban. Basag ang Tori sa gitna. Isama mo na. Pati yung ibaba. Patay dito si Kilowash. Kaya pa ba ng Aura to? Uy. Pero ito na. Return na ba of the comeback? Pero hindi. Onyx PH to double kill pa ang poging si Dilar. Isusunod na si Rafflesia. Nako, Greed. Isilba mo na ang buhay mo sa susunod na game ka na lang bumawi. Malinis na pagkapanalo, ladies and gentlemen.